na international film or is a true-to-life account ng pelikula. Kasi meron din tayo ng mga galeriba story, di ba? May mga ganun din ka lang, rating, tapos meron pa yung... I remember parang mystery yung KTX.PH ba yun? Was written already on, parang 2010 parang usulat ko na po yung script ng Takas. And then, before po kasi, we're planning to produce it ourselves. Tapos, parang, nag-isip ako ng concept na sa isang lugar na parang hindi mahirap yung shooting. Tapos, ito lang yung characters. Ano yung mga characters? Ano yung story na pwede sa ganon? Kasi we're parang hindi naman po kami ganun kalaki yung production. Tapos, yun po yung nag-take up, yung story na ganun. Tapos, hindi siya na release that time kasi parang nag-iintay siya ng right time yung talaga. Hindi pa yun, nakikin namin na hindi pa yun yung right time. So, I'm very thankful na parang si Ray and his friend na si King. Parang kamustahan na kapari, nagkakamustahan na sila eh. Napakabilis ng pangyayari, tapos nung nag-usap kami, parang nandun agad yung connection, nandun agad yung same vision. So parang ayun na, eto na yun. Parang naramdaman namin siguro na eto na yun, yung timing na yun. Parang hindi ko nasagot yung tatong. Wala, actually, wala po kung naan sa Hollywood na, na movie. Kaya actually, maganda na rin, at least, kaming Pinoy, mas naramdaman na. Mas na-feel natin yung takot, no? Pag Filipino talaga yung gumagawa, talaga? Saka yung pinagpasan talaga Pinoy ang setting. Ayun. Pero bago ang lahat, pasalamatan mo natin mga sponsors ang House of Prime Tagaytay, Private Resort, Nile Bar and Grill, Chef Ian Sushi, and Prime World Manpower Agency. Actually, isa sa mga laman ng inyong mga loot box ay ang nakita ko yata sushi or something. And later, meron tayong limang ipaparapol at maya-maya magsisimula na tayo. Medyo nililista pa lang yung mga pangalan nyo dito. Okay, next na magtatanong ay si Gorgi Rula Ope. Hello. Hello. Or pag talagang may gusto ka lang, pag may mahal mo yung isang bagay, ginagawa ko kayo. So, yung strength ni Belle, feeling ko nakuha yun dun sa pagmamahal niya kay Jay. And yun, nagawa niya lahat yun because mahal niya yung tao. And minsan niya siguro napapansin na sobra na, masama na, mali na. Dahil sa kanya tama yun kasi sinusunod niya yung puso niya. Kaya parang for me, ang take ko lang dun, wala, yung mahal ka. So, hindi kita masisisi. Kaya pinang kasi yun yung mapapagod na siguro naman lahat naman maraming natutuwa na may babaeng magpa-follow. Magpa-follow ka. Ngayon, defeated ka ng... Na-defeat. Siguro wala naman po competition ko ba eh. Kung magkano man ako or kung malagay man ako siguro sa sitwasyon na ako yung mas mababa or mas mahina. Kung may right reason at kung alam ko naman na yun talaga yung dapat, okay lang naman po yun. May respeto naman po ako naman ang mga pangyayari sa buhay. Tatanggapin natin yan. Wala naman po. I think what TJ said was right. When you love someone, you can give more than loving. Loving can hurt. I mean, you could go to an extent na hindi mo alam nakakasakit ka na pala. Because all you know, that's how love is. Sometimes it's good, sometimes it's bad. So I think with the strength of Belle during the movie, in the movie is that she loved Jake so much that she would do anything to keep him with her, kahit na ayaw na ng tao. So, yeah, I do actually agree with what he said.
kasi, ang sagot ko doon, siguro may accident yung babae kasi babae din ang sagat eh. Pwede, di ba? Kasi, yung writer is my wife. Sobrang strong kasi yung tao. So, I mean, siguro on a personal level, doon siguro, hindi ko lang, siguro better na siyang sumagot doon sa pero mas story-wise, Para sa kanya dyan, eh. Actually, ang pinangkukunan ko po doon sa tanong ni Pabari kung tatuhin mo yung story, eh. Ako po, in-imagine ko na ginagawa ko sa kanya. Kaya ako, parang ganyan na nga siguro. Oo, yun nga, ganyan na. Pero, ano nga po, kaya nag-obsess ka sa kanya. Naka-daring ka rin, di ba? Ah, yes, medyo daring. Bakit yung dinirect mo na movie ay hindi ganun ka? Ginagawa ka rin ng ganun traffic dito ba? Ah. Na medyo daring din talaga. Or, normal, BL, ganun. Ah. Actually, ano po eh. Honestly, as an artist, nadadaanan natin lahat yun eh. Yeah. Kaya ko po bilang artist. Way back, 2000 and, matagal na, martel na ng mga heroes. Pero kung baga, nag-iiba-iba din naman yung gusto natin nangyari as an artist. So, yeah, pwede tayo dito. Kung baga, kung ikaw ang music lover, hindi ka lang sa isang music eh. Sa lahat ng genre, kailangan natin siyang gawin kasi artist ka by heart. Hindi ka lang yung porke, lumaki ako sa game industry, doon lang ako. So, hahanapin ko rin yung gusto ko, doon na mas talento, mas artist. Kung saan ako pwede, mas malakas. Parang ganun, as director. Pero sa actor, kahit ano po, kahit kung patagal din niya ako, kahit feeling mo nun, hindi na, okay ako doon. Walang problema. Salamat po. Last na lang po sa producer natin. At kayo nyo ba, well, in time of pandemic, kung mahirap, hindi pala kasi dito lang, at mag-iil, hindi ko kayo natatakot? Like producing one, it's my yes, mag-iil. Well, actually, the first thing is reason why I decided so the second one is because 10 years ago, I actually promised myself to give myself a charitable work. So back then when Director Yang told me about producing a film, I have not done anything yet in 2020. So I said, oh wow, this is a very good opportunity because not only that I would actually have the experience and perhaps discover and found a passion and interest that I probably never existed in me since I'm a newbie here. But most importantly, actually, this would be a good opportunity for me to help people. As you know, we have a lot of jobless production staff, right? And perhaps some others who do not have as much job as they used to have. So, sabi ko sa sarili ko, even in the simple way, short, perhaps temporary way, I'll be able to help. So, two reasons na yun why I've been forced now, right? So I said, even though this is despite all the discouragement from other people, perhaps from my trusted friends, I said I'm going to follow my guts because I really have faith in the movie. And so I'm going to, just follow through. In terms of profiting, of course, I would be a hypocrite as an entrepreneur if I would say, oh, I don't mind about profiting. Of course, I want to be profit. And I would thank the Lord if that happens, right? We have done all our best. We have so much passion put into the movie. We have helped people. So in the end, I would just give it all up to him and surrender to him and trust in him. And of course, in the end, I'll bring all back to him because I do believe in the end God provides a plan. No, not necessarily, it's my choice. It was just like offered in front of me, right? I was just like, okay, doing my own stuff, and then from here, my dear good friend invited me, hey, can you produce a video? Sure. Okay, thank you. Bago kaibigan yung mic kay Junado, magpasama mo na, hello, ng isang rock ball item. So, ganito magiging mechanics na, hello.
Ayan, dito tayo. Ayun, merong number dito, tapos may corresponding name siya doon sa listahan. So, kung ano yung number yung mabuno, titignan natin sa list kung sino yung winner. Kung ano pangalan yung nanalo. Okay, so let's start with... Okay, we'd like to acknowledge the arrival of one of the actor of Takas. Okay, Ron.